pang mga lalaki, ito na lang, itatanong ko lang to. Kasi kami mga babae, ramdam namin eh, pagpapasok pa lang sa room, alam ko may pinagdadaanan to. May pinagdadaanan ka, no? Kayo bang boys, ramdam nyo din sa isa't isa na to? Eh, ganun ba kayo yung malalakas yung mga pakiramdam? Oh, oh. Or sa girls lang yun? Boys, yes. Kumusta? Noong time na may problem si Guedje, pagbaba pa lang niya ng sasakyan, alam na namin. Si Jay kasi pag dumadating sa set, yun, lagi naka-smile, tapos aapiran kami. Eh, yung time na yun, parang ang bigat eh. Ramdam namin ang bagay na lakad niya. Hindi, tsaka that time kasi, syempre, judgment talaga yung nasa kanya. So, tingin niya, first time niya pupunta sa set ng dahil dun sa issue na judgment. Hindi niya tuloy alam, so tahimik lang siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. So, kinakabahan siya una magtatanong. Pero ang good thing, nag-open up din siya agad na parang biniro niya agad sa sarili niya na parang o ano. Tapos bumalik na lahat yun, kami na rin mismo tumulong na parang ayaw na namin pabigatin. At saka hindi kami papayag na pagdaanan niya mag-isa yun. Aww. Ang cute niyo, ang galing niyo. Pero pagdating sa mga pangarap, dreams for the future, yan ba ay ina-open up niyo din sa mga kaibigan na lalaki? To a certain extent, parang ito, yung mga dream, yung dream car niya, alam ko screensaver niya, ganun. Oh. Ito, negosyo. So, meron kami mga, ito, alam ko, talagang trabaho talagang gusto nito eh. I think, makakapag-open up kanina, sinabi na, sa mga tao na we feel safe to open up our future plans, our dreams, mga ganun. So, at nagbibigay din ba kayo ng advice sa isa't isa? Like, sabi mo, dream car ni Jerome. Ikaw, naka-trabaho ka para makuha mga dream car mo. Nag-a-advise ka din sa kanya. Ako, dinanetro. Bilhin mo na. Sabi ko. Bilhin mo na. Kasi, pwede siya maging motivation eh. Na para pagbutihan mo yung trabaho mo. So, yung advice niya sa akin. Kasi nakita niya lang bigla yung screensaver ko eh, na kotse. Ayun, pag gusto mo. Ko eh. Pero, in-explain ko naman. Inuna ko kasi yung bahay din. Which is narinig ko rin sa kanya, unahin mo nga muna yung priorities mo. Which is good thing din talaga na narinig ko pa sa kanya mismo na syempre, dumaan na talaga sa maraming bagay at maraming project at ups and downs. Yun. Kaya kila Yves din. Ito si Yves, bahay at kotse din. Si Nash, sa business. Sa kanya rin ako humingi ng advice kasi ako naman, naghahanap ako business din. Eh. Magaling sa pera itong si Nash. Galing-galing. Yes. Ikaw ba nag-a-advise ka din sa kanila? Ganon? Kahit pinakabata, nagbibigay ka din ng advice? Oh, yung financial advisor ni Joe. Ay, hindi. Siguro kasi, dahil may business din ako na restaurant. So, parang si Jerome, dagutsan pa lang na subaybayan niya na wala pa akong business, binubuo ka pa lang. Tapos ngayon, kumbaga in a way, lumaki na rin, nag-expand na rin. So, kumbaga sinishare ko rin yung experiences ko. Tapos minsan siya gusto niya rin mag-invest.